Naiyak na tuloy si Sherry. Sir, pinapayak mo si Sherry ata. Oh, o, kahit man lang boses ng ama mo, hindi mo pa narinig. Tama? Dito, sir. Siyempre, ang unang mo... Ba't iyak na iyak si Sherry? Ano lang po ako. Ha? Na-touch lang po ako sa story nila, sir. Oo nga. So, ang unang-unang mong gagawin is yayakapin mong papa mo at sasabihin mo siguro, papa, mahal na mahal kita. Ganon. Tama? Opo, siyempre po. Kahit ano na po yung maano sa isip ko, sir. Pero, di ko po alam. Basta, sir, ito lang masasabi ko, sir. Sasaya ako, sir, pag nakita ko siya, sir, at saka nakasama ko siya, sir, pag nakalaya na siya, sir. O, oh, siyempre, yan yung unang-unang mong pagkakataon na mayakap ang isang ama. Inyam kay Senador Idol Raffy Tulfo si Randy Cañete na kasalukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison, NBP, upang ihingi ng tulong ang pang-tuition ng kanyang anak na si Joram Flores, isang criminology student sa University of Cebu. Nagpadala rin ng painting si Randy kay Senador Tulfo na kung saan iginuhit niya ang portrait ni Idol Raffy kasama ang kanyang mommy Karen. 2 linggo niya raw itong ginawa. Avid fan ni Senador. Ako po hihingi ng dasal sa inyo dahil yung mother ko po ay maluba ang kanyang kalagayan. Kaya nung makita ko yan, kanina I was very touched kasi nalala ko yung mother ko na nasa St. Luke's and she's very, very ill. Kaming lahat magkakapatid, magkikita-kita later para i-assess kung ano yung sitwasyon. And then the doctors would like to talk to us. And yung iba kong mga kapatid na magagaling sa Amerika ay uuwi po dito. Dahil nga po, yun ang sabi ng doktor, na pagkakataon daw namin na para makausap yung mother. Pero hopefully, siya po ay gagaling. Of course, yan po yung dinasal ko. Dear Sir Idol Raffy Tulfo, una sa lahat, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng RTIA. Ako po si Randy Cañete. Pansamantalang nakapiit po dito sa loob ng BOC o Bureau of Corrections at isa akong avid listener ninyo. Habang gumagawa ako sa akong mga artwork, ang programa ninyo ang aking pinapakinggan. Number one sa puso ko ang programa ninyo at marami akong napupulot na at natutunan sa pakikinig sa programa po ninyo. Maiba nga akong pakiusap sa iyo, nahihiyaman ako sa problema ko, pero kailangan na kailangan ko at wala na akong ibang mahihinga ng tulong. Patungkol po ito sa aking kaisa-isang anak. 23 years na hindi kami nagkikita dahil buo ang tiwala ko sa inyo, Sir. Okay, so ibig sabihin, 23 years old yung anak niya at 23 years na sila nagkita. Ibig sabihin, sa sinapupunan pa lamang yung bata, hindi pa pinapanganak, pinagbubuntis pa lang, nakulong na siya sa New Bilibid prison. Okay. Ang aking nanay at tatay sa ngayon ay andun siya sa Cebu, sa Mandaue, nag-aaral ng BS Criminology dahil private ang in-enrollan niya na eskwelahan. Mabigat din ang tuition niya. Kaya ang buhay ko dito, habang nag-antay ako ng aking paglaya, gumagawa ako ng painting upang makapagpadala sa anak ko sa kanyang tuition fee. Okay, so ibig sabihin, sa loob ng New Bilibid, pinapayaan ka sa sila magtrabaho eh. Diba? Opo. That's part of the rehabilitation program na inilaan ng ating pamahalaan para sa mga, may ibang tawag na, hindi na preso ang tawag dyan. Opo. Persons deprived of liberty. Okay. So siya ay nagpipaint. At yung painting, ibinibenta niya at yung proceeds ng benta, pinapadala niya sa kanyang anak. Para sa tuition, matrikula po. Okay. Opo. Randy at regular na pinakikinggan nito ang Raffy Tulfo in Action, RTIA, habang nagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Nagpipinta sa loob ng NBP si Randy at ibinibenta niya ang kanyang mga obra. Ang kinikita niya rito ang ipinapadala niya para sa matrikula ni Joram, pero kung minsan ay kinakapos pa rin daw ito kaya minabuti niyang lumapit na kay Idol. Sa panayam ni Senador Idol kay Joram, kinuwento niya na hindi pa niya nakikita ang kanyang papa dahil nakakulong na ito bago pa siya ipanganak at tanging ang lolo't lola niya lamang ang nagpalaki sa kanya. Noong nakaraang taon lang din nalaman ni Joram na nakakulong pala ang kanyang papa. Kaya ang hiling ni Joram kay Senador Tulfo para sa nalalapit niyang 23rd birthday sa June 16 ay ang makita na at may akap ang kanyang papa. Dito ay na-touch at naging emosyonal ang mga staff ng RTIA. Nangako si Senador Idol na pupunta ang RTIA team sa Cebu para mas undo siya at masamahan sa pagbisita kay Randy sa NBP. Binigyan din ni Senador
Idol si Jaram ng 22,000 pesos pang matrikula at dagdag na 78,000 piso bilang advanced birthday gift. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo, Sir Idol, kasi balita ko 22,000 pesos pa ang kailangan namin sa kanyang tuition sa second sem niya. Ang ginagawa ko pag meron akong income dito, Sir, sa pamamagitan ng aking pagpipinta, pinapadala ko na lang sa asawa ng co-inmate ko. At asawa ng co-inmate ko ang bearer ng akong pangangailangan ng aking anak. At hanggang dito na lang ang aking sulat, Sir. Ang lahat ng detalye siguro, Sir, kung pwede matawagan sana ang aking anak. At makausap niyo po siya. Nandito lang ako araw-araw nakikinig sa programa po ninyo. Maraming salamat sa lahat, Sir. Nawa patuloy na pagpalain ng puong may kapalang buong pamilya ninyo at lalo na ang inyong programang RTIA. Lubos na gumagalang Randy Cañete. Okay, sa lahat ng mga PDL sa New Bilibid na nakikinig at nanonood ngayon, magandang hapon po sa inyo. At ngayon, pakita natin yung painting na pinadala niya. Napakaganda itong painting na ito na gustuhan ko. Ayan. Ako at yung aking pinakamamahal na mami ka ring. And incidentally, ako po'y hingi ng dasal sa inyo dahil yung madre ko po ay maluba ang kanyang kalagayan. Kaya nung makita ko yan, kanina I was very touched kasi nalala ko yung mother ko na nasa St. Luke's and she's very, very ill. At kaming lahat magkakapatid magkikita-kita later para i-assess kung ano yung sitwasyon. And then the doctors would like to talk to us. So my mom is 98 years old, actually going to 98. And yung iba kong mga kapatid na magagaling sa Amerika ay uuwi po dito dahil nga po yun ang sabi ng doktor na pagkakataon daw namin na para makausap yung mother. Pero hopefully siya po ay gagaling. Of course, yan po yung dinasal ko. Yan po yung painting niya ni Mr. Randy Cañete. Ayan. Mr. Randy Cañete, yung request niyo po na 22,000 pang tuition fee ng anak ninyo, approve na approve po yan. May dagdag pa ako. Ayan. Salamat, Mr. Cañete. At yung nag-deliver niyan ay si Liv Sylvia Moncada, nag-deliver ng painting. Ma'am Sylvia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Paano niyo po nakuha itong painting mula kay Sir Randy? Doon po, sir, may kasamahan siya doon sa kulungan na may asawa sa nagdalaw doon. Mm. Tapos sinuntak na yung, si Dayan po yun, sir, si Dayan. Okay. Tapos no, pinuntak ni Dayan yung anak niya, tapos nagkuntak kami ni Joram kasi friend kami ni Joram. Yung kanyang anak na si Joram ay hindi pa niya nakikita since birth. Opo, sir. 23 years old na po, sir, sa June 21. Ma'am, maraming salamat po, Ma'am Sylvia. Thank you po, sir. Magandang hapon po, Madam Sylvia. Magandang hapon po, Sir Joram. Sir, magandang hapon po, sir. Lumiyan po sa amin yung papa nyo. Galing pa ito ng New Bilibid, yung Liam na ito. At binasa po kanina ni Sherry. At meron daw kayong kailangan bayaran tuition, tama? Opo. Ano yung... Meron po. Hingi po sana ako ng tulong, sir. Ano yung kurso po ninyo? Criminology po. Mm. Kasalukuyan ho ngayon nandito sa ano, UC. Okay. Kumusta naman po yung pag-aaral nyo, sir? Okay naman po. Na ano po, naigagapang naman po. Nagagawa ng paraan. Okay, that's good. Para makapasa. Ah, importante, sir, makapasa. Pero do your best. Mas maganda sana, sir, kung mataas yung mga grades mo para may pagmamalaki yun sa papa ninyo. O yun na nga lang po yung ano, yung inaano ko pag nakita ko na siya, sir, mapapakita ko yung mga grades ko, sir, kahit ano, kahit paano. So ibig sabihin, simulat sa pool, hindi niyo po pa nakita yung papa niyo? Di pa po. Mula nung pinanganak po ako, di ko rin po alam na nakulong yung papa ko eh. Hindi niyo po alam na nakulong ang papa niyo. Siyempre sinabi ng mama mo nung medyo lumalaki na ka na. Mm. Parang taon lang po, nalaman ko, sinabi ng mama ko. Ah, inilihim muna sa mama mo. Kailan niyo po nalaman na yung papa niyo pala ay nasa kulungan? Nung nakaraang taon po, June, bago ako mag-birthday, sinabi ng mama ko. Ah, no, last year lang? Opo, last year lang po. Pero nung mga years ago na lumalaki ka, anong sinasabi ng mama mo? Talula po ako lumaki. Ano sa pagkakaalam mo, nasaan yung papa mo nung maliit ka pa? Wala lang po sa akin kasi nasanay na din po kayo mula bata na di ko pa nakikilala yung tatay ko. Di ko rin naman po tinatanong eh kasi parang wala lang sa isip ko. Kontento na rin po kasi ako noon sa ano, mga tito ko, lula. You're blessed. Lulo ko, napapalaki sa akin po. Right, meron ka mga mababait, mga kamag-anak. Salamat na po kayo.
Paano po sinabi sa iyo ng mama mo yung tungkol sa papa mo? Nung ano po, nung nagtatrabaho po ako dito sa Cebu, nagtatrabaho pa po ako, sinabi po ni nagbakasyon kami doon sa Negros. Okay. Sinabi po ng mama ko na baka gusto ko daw po makilala yung tunay ko na papa. Okay. Kaso po, sabi niya, nalaman ko daw baka magalit ako or ano yung nasa isip ko. Okay. Sabi ko sa kanya, okay lang ma, basta makilala ko lang yung papa ko. Wala naman akong ibang reaction pa eh. Gusto ko lang naman makilala siya or makita. Kaso po sabi niya, nasa kulungan daw ngayon yung papa ko. Matagal na. Ano po naging reaction nyo nung masabi na mama mo na nasa kulungan po yung papa nyo? Nabigla po ako noon, nabigla. Hindi na nga ako nakapagsalita ng marami kahit ano. Yung iniisip ko na lang, bakit? Ganun lang. Ganun lang po yung ang nasa isip ko po eh. Wala na akong ibang masabi. Anong sinabi po na mama ninyo? Bakit po siya nasa loob daw? Nandun po daw siya sa loob. Kasi nga po, dati po, nung pa lang sila magnobya, parang may barkada po daw yun si Papa na ano, nadamay lang po siya. Okay. Dati daw yung security guard yun si Papa eh, yung ano pa, nung binata. Paano po nadamay? Nadamay po sa ginawa ng mga barkada? Opo, ganun. Parang ganun din po kasi pumunta din po kami dun sa ano, sa site ng Papa ko, dun sa Bacolod. Opo. Pumunta kami doon, tapos yun din po yung sabi nila. Kasi kahit sino naman daw po doon sa ano eh, kapitbahay nila, mabait daw po yung papa ko eh. Kahit yung ano, yung tumutulong ho dyan sa kanya ngayon, yung best friend niya, yung kababata niya, ang babae, si Ate Silvia. Kayo ho ba ay nagsusulatan ng papa mo? Di po, wala po kaming komunikasyon. Si Tita Silvia lang po yung komunikasyon po, yung pumupunta siya dyan. So, ni minsan, hindi pa po kayo nakatanggap ng liham mula sa papa mo? Di pa po. Wala po kaming contact ng papa. Ano po yung wish ninyo, Sir Joram? Yun nga po, sir. Yung wish ko po sana, sir. Sana kung may pagkakataon, sir, na makausap po yung papa ko, sir, personal o di kaya kahit sa cellphone. At saka, sir, baka pwede naman po yung papeles niya, sir, mapalo up, sir. Kasi yung lula ko dito, sir, matanda na. Tapos yung lulo ko, di na kayang mag-follow up yan ng mga papeles niya. Kailan hold daw siya lalaya sa inyong pagkakaalam? Di ko po alam, sir. Pagkakaalam ko lang po kay Tita Silvia, nag-apply daw po siya ng parol. Ang magagawa ko lang po siguro ay tatanungin po natin yung mga kinukulan kung kailan po siya lalaya. And then kung ang inyong pong wish na makita siya in person, we can arrange na para kayo po'y madala din sa Maynila at siya po'y makita. Nung nakaraan siya, noong July, nakaraang taon, bibisita sana ako kay Papa kaso may dalaw dyan na ano, sir, nakatakas. Ewan ko po yung sumakay ng ano, ng dump truck sa ilalim. Ah, matagal na yon. Yung... Yun po yung araw na yun, sir. Nandyan ako sa Maynila kaso pinagbawal nila yung pagdalaw, sir. Tapos di pa ako nakaano sa karpeta ni Papa sa mga magbibisita sa kanya, di ako nakalista. Oh, kamalas naman. Okay. Bumiyay ka pa from Cebu, pupunta sa Maynila para dalaw yung Papa mo. Yung araw na ikaw ay dadalaw na, meron nakatakas. Nabalita natin ito. This was last year ata. Halimbawa, nagawa namin paraan yung inyo pong wish na makita yung papa nyo. Ano yung unang-una mong sasabihin sa kanya? At ano yung unang-una mong gagawin? Siguro, sir, tatanong ko lang, guro. Di ko naman siya mag-question, sir, kung bakit nandyan siya ngayon sa loob. Kasi di niya naman yung sinasadya, sir. Di niya rin kasalanan yung nangyari sa akin. Siguro, ang magagawa ko na lang, sir, kung may pagkakataon man na makita ko siya, sir, gusto ko, sir, makasama na lang siya, sir. Ano yung maging una mong reaction? Matutuwa siguro, sir, tsaka maiiyak. Doon sa mga matagal nang nanonood ng programa, meron kaming ganitong storya noon. Sa Palawan naman, yung anak, naiyak na si Sherry, yung anak, dinala namin po sa Iwahig Penal Colony. If I'm not mistaken, is it Iwahig or Muntible? And then, nagkita silang dalawa, ang tagal ng yakapan nila, nag-iyakan. Ganon din, hindi pa pinapanganak ata rin yung anak. Nasa sinupupunan pa rin siya noon nung makulong, napagbintangan, murder. So nung makita sila, maigpit talaga yung yakap, ayaw nang bumitaw nung tatay doon sa anak. Pati si anak, ayaw nang bumitaw. At security guard naman yung anak, kung tama yung pagkakaalala ko. Naiyak na tuloy si Sherry. Sir, pinapayak mo si Sherry ata. So ang unang-una mong gagawin is yayakapin mong papa mo at sasabihin mo siguro, papa, mahal na mahal kita, ganon. Tama. Opo, siyempre po. Kahit ano na po yung maano sa isip ko, sir. Pero di ko po alam. Basta, sir, ito lang masasabi ko, sir. Sasaya ako, sir, pag nakita ko siya, sir. At saka nakasama ko siya, sir, pag nakalaya na siya, sir. Oh, siyempre. Yan yung unang-una mong pagkakataon na makasama mayakap ko, ang isang ama. Oo, diba? Sir. For 22 years, hindi mo pa natikman ang yakap. Ng ama, sir. Ng ama.
O kahit man lang boses ng ama mo, hindi mo pa narinig. Tama? Yes, sir. Siyempre, ang una mo... Ba't iyak na iyak si Sherry? Nanaala lang po ako. Ha? Natouch lang po ako sa story nila. Oo nga. O siyempre, yan yung unang reaction talaga. Sana po, makatulungan niyo po ako, sir. Yan lang po yung healing ko. Kahit na, malapit na po yung birthday ko. Ah, birthday? Kailan birthday mo? June 21 po. Next June 21. Sir, anong mensahe mo sa papa mo? Kasi sir, yung papa mo, hindi natin pwedeng kausapin sa telepono kasi bawal. Opo. Pero nakikinig po siya ngayon. Opo. Yun yung maganda kasi may radyo, pinapayagan sila magkaroon ng radyo at television doon. However, opo, hindi sila pinapayagan magkaroon ng telepono. So ngayon, nakikinig po siya, garantisado, magmensahe na po kayo. Pa, sana okay ka lang dyan. Palagi, mag-ingat ka, huwag mong pababayaan sarili mo. Hanggang sa paglabas mo pa, mag-aantay ako dito. Gagawin ko lahat pa para makatapos ng pag-aaral. Kahit na mahirap sa pinansyal, gagawin ko lahat. At sana pa makalaya ka na at matulungan tayo ni Sir Rafi. Salamat po. Ayun. I'm very sure na pakinggan po kayo ng papa nyo. Pupuntahan po namin kayo dyan sa Cebu a few days from now. Siguro in 3, 4 or 5 days. I don't know. Next week pupunta po ako dyan sa Cebu. Susundin ka namin. Dadaling ka namin dito sa Manila para personal na makilala mo yung papa mo, ma-meet mo, mayakap mo, makausap mo. Po, maraming sayo. Salamat po. Yan po, kayang-kaya kong gawin. Maraming salamat po, Sir Rafi. Yun. Malaking bagay na po yun sa akin, sir, na makita ko yung papa ko, sir. Kahit papano, sir, ma-meet ko siya ng personal, lumakas yung loob ko, sir. At maraming salamat po, sir, sa mga... tulong niyo po. At yung papa mo, sir, may talent, ha? Magaling mag-painting, mag-paint. So ikaw, oy, sir, ba magaling ka rin gumuhit, mag-paint? Hindi po. Nagtaka nga po ako, eh. Pag-send ni Tita Silvia sa akin nung painting, opo, nagtaka nga ako, sir. Kala ko nga parang computerizer, eh. Parang computerizer. Kasi may pinagayaan siya, pakita mo sa likod. Ginaya niya yung picture. I think, ano ito? Mother's Day ito ata, no? Last year? Sabi last ni Tita Silvia, sir, matagal daw yung oras na ginugol ni Papa dyan para lang maabot yung ganyang ano ng painting, sir, eh. Kahit ako, sir, nahanga ako kay Papa, eh. Kahit nasa loob siya, sir, di siya nawawala ng pag-asa, sir, para magawa yung mga gusto niyang gawin, sir, gaya niyan, pagpipainting. Nasaan po si Mama mo, sir? Si Mama ko po, nasa probinsya po ngayon, sir, sa Negros. May mga kapatid po ako doon sa ano, ikalawa kong Papa. Ah, meron ng ibang pamilya si Mama. Okay, siyempre hindi natin masisi dahil sa tagal-tagal ng panahon. Diba? Dito lang po ako ngayon sa lolo ko po. Sa lolo po nagpalaki sa iyo. Oh, yung lola ko po. Kaso yung lolo ko po, biological na lolo ko, namatay na po, matagal na. Ah. Lola ko na lang po. Lola mo na lang. Oh, tapos yung lola ko po, matanda na. Ilan taon si lola? 75 na po ngayon yung lola ko. Kailan po yung birthday niyo, sir? June 21 po. June 21. Ano kaya kung gagawin kong sa June 21 kayo makita eksaktong araw ng birthday mo? Pwede, sir. Mas maganda, sir. Okay sa akin, sir. Kayo po bahala, sir. Kailan Father's Day? June 16 ang Father's Day. Pero baka pwede naman next week. Ba't pa tayo maghintay ng June 16? Pwede pa naman bumalik, sir, ano? Sir, yung ano ko po ngayon, sir, yung task ko po, marami pong schedule, yung final exam namin, malapit na po. Ay, oo nga, okay. Opo, last week of May po, yung final exam namin. So, kailan po kayo bakante? Pag natapos po yung ano, sir, final exam namin dito, sir, pwede po akong mag, ano, dito sa mga, ano namin, teacher namin, na sabihin ko sa kanila, sir, ba, tungkol dito para magawan ko ng schedule ko, sir. O, sige. Mahingi ko sa kanila. Ano po yung gusto mo mode of transportation mo? Kahit ano po available, sir, basta makita ko lang yung papa ko, sir. Okay na po ako nun, sir. Okay lang ba, sir, yung ano, mag-bus ka tapos mag-roro? Okay lang po. Oh, bus tapos mausok yung bus, di ba? Okay. Basta't buksan mo lang yung bintana para hindi ka mahilo kasi kung hindi, mainit sa loob ng bus. Yun ang kunin ko sa yung ticket. Tapos mag-roro kayo, sir. Oh, sir, pwede lang, sir. Maraming salamat, sir. Oo. Tapos, isang roro yung sa dulo, malapit sa may makina. Okay na, kasi punuan ngayon, eh. Opo. Pwede yun. Yung ordinary, sir. Oo. Opo. Tapos, pagdating dito, sir, meron natang bakanting ano dyan sa Action Center, maliit na kwarto. Opo. Medyo manamok ng konti. Okay na ba yun, sir? Oo, sir. Basta makita ko yung papa ko, sir. Personal, sir. Walang problema sa akin, sir. Sanay po ako sa hirap, sir. Uy. Oo nga. Madanat ko na yan, sir. Tata pa po. Yan ang gusto ko marinig. Sanay sa hirap. Tama. Asenso to si sir. Magandang future nito.
malaking pag-asang ito ay mali mo magiging Chief PNP. Oh, di ba? Balak mo maging pulisir? Oh, sir. Balak ko po maging pulisir pag ano, sir, pag nakapagtapos ng pag-aaral, sir. Ayan, sabi nung isa ni Fatima, airplane. Hindi, punuan kasi ngayon eh. Mahirap mag-book, sir. Oo, ano ba yung boost? Meron yung boost diyan sa ano eh, yung bintana, inakyat-akyat. Ordinary bus. Ordinary bus yun. Opo. Tapos, bauna natin si sir ng ano, kanin na binabalot sa ano, tinitindang ganun. Sa binalot. Binalot. Opo. Okay na ba yun, sir? Okay lang po kahit anong transportasyon po. Importante po yung ano, makakarating ako diyan at saka galing po sa inyo yung tulong, sir. Ayan. Malaking bagay na po yun sa akin, sir. Makakarating na po ako diyan tapos makita ko yung papa ko. Tapos diyan sa bus station, susunduin ka namin ng habal-habal. Oh, sir. Kahit ano, sir. Okay lang, sir. Joke lang. Binibiro lang kita. Siyempre, sir, first class ang patitikman namin sa inyo. First class aeroplano. Pagdating mo rito, maganda yung iyong hotel. Pakakainin ka namin sa napakasarap na restaurant. Oh, di ba? Okay, sige po. Kaming bahala. I guarantee you, sir, makikita niyo yung papa niyo next month. Maraming salamat, sir. Magkano bang kulang mo sa tuition, sir? 22,000 po, sir. Yan po sana yung isa din po sa ano ko, sir. 22,000? Yung tulong sa inyo, sir. Opo. Tapos birthday mo sa June? Opo. Okay. So, 22. Magkano ibibigay natin, Sherry? 22,000, sir. Plus birthday niya? Plus 78. Okay na ba yun, sir? Padalang kita ng 22,000 para sa tuition mo, tapos 78,000 pa birthday ko sa'yo. So magkano 78 plus 22, sir? Ganan? Sir, parang ano, sir? Yung tuition na lang po, okay na po yun sa akin. Tapos libre nyo lang ako transportasyon, sir. Malaki na po yun. Sobrang laki na po yan, sir. 100,000. Ayaw mo? Okay, sir. Pero parang, ano, sir? Parang di naman mabuti kung ganun, sir. Kaso parang sobrang laki na po yan, sir. Okay na po ako nung ano. Sa tuition ko lang po. Tapos yung transportasyon lang po papunta dyan. Hindi, sir. Tapos yung makita ko yung papa ko, okay na po ako, sir. Hindi, sir. Kasi napakabait mong anak. Pinayak mo si Sherry. Kaya ang regalo ko sa iyo pa-birthday is 78,000. Pa-birthday ko sa iyo plus 22,000 yung tuition. Sige po, sir. Ngayong araw na ito, bago mag-alas 5, nandiyan na po yung 100,000 sa Cebu. Meron po kayong Fortune Pay. Para mas mabilis. Mag-download po kayo ng Fortune Pay. Fortune Pay na po? Fortune Pay, opo. Para 100,000, para hindi na po pupunta sa pera padala, opo. I-transfer na lang sa iyo sa Fortune Pay. 100,000, sir. Okay, sir? Opo. Pupuntahan ka namin dyan. Hintay mo lang kami. Makita-kita po tayo. And then, makikita nyo na po yung papa nyo. Okay? Maraming salamat po, sir. Hindi mo masabi. Papa mo, I'm sure nakangiti habang nakikinig. Ah, I love you pa. Mag-ingat ka dyan palagi. Tsaka huwag mo yung pabayaan yung sarili mo dyan. Mahal kita pa. May pagkakataon na magkita tayo. In God's will pa. At sa tulong ni Sir Rapi. At sa mga staff niya pa. Salamat. Sawa ng Panginoon. Yan. Okay. Sige, sir. Your sir, wish you, sir. Is my command. Salamat, sir. Salamat, sir. Maraming salamat, sir. Ma'am Ami! Yes, sir. Magandang hapon po, Ma'am Ami. Magandang hapon din po, sir. Sumulat sa amin yung papa ni Joram at kasama ng sulat ay isang painting na kung saan ginuhit niya po yung picture namin na mama ko at siya po ay humingi ng pang-tuition sa anak mo. Gusto niyo po mag-mensahe sa anak niyo? Ma'am, nakikinig po siya. Nasa Cebu po siya, ma'am. Ram? Ma? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko na dapat i-ano, pero alam mo kung gaano ka ka-importante. Tapos binigay ko na sa'yo yung ano mo sa akin na sana makilala mo yung papa mo. Ayun, binigay ko sa'yo. Alam mo naman, alam mong hindi na ako makakaano sa'yo ng maigi kasi may mga kapatid ka rin na ano. Alam mo na, di ba? Pagigihan mo na lang yung pag-aaral mo para din yan sa'yo na. Huwag po kayong mag-alala, ma. Babawi po ako, ma. Gagawin ko rin po lahat para sa pag-aaral. Di man gano tayo marami sa ano, ma, sa yung tulong financial, ma. Kailangan ko lang yung ano, ma, yung emotional na gabay niyo po. Yun lang po yung hinihiling ko. Sana ingatan niyo rin po yung hinihiling niyo dyan. Babawi po ako. May pagkakataon po. May awa ang Diyos. Darating niyo panahon, makakabawi ako sa inyo. Alam ko yan, nak. At Sir Rapi, salamat talaga, sir, ha? Opo, ma'am. Ma'am, saan kayo ngayon, Ma'am Ami? Sa Cebu? Dito po ako sa Escalante City po, sir. Negros Occidental. Gaano ba kalayo ang Negros sa Cebu?
Mga 4 hours yata, sir. Tingnan natin, baka malay mo. Pero okay ba sa'yo? Halimbawa lang, ikaw at si Joram, dadali namin sa Maynila para dalawin yung papa ni Joram. Okay lang sa'yo? Sir, kung sa ano, sir, may anak kasi akong maliit, sir. 5 months pa lang ngayon. Ah, okay. Sige, naunawaan po namin yan. O, sir, sige. Sa gusto, sir, gusto kung yung makapag-usap rin ng personal ba, sana. Okay. Ma'am, nakikinig ngayon si Sir Randy. Ma'am, ano po yung gusto niyong iparating sa kanya? Randy, alam mo na ako ano mo na ang anak mo. Matagal na gusto mong maano, na kilala na sa ano, ayan. Suportahan mo na ng ano kung meron ka, kung ano, kasi alam mo namang may pamilya na rin ako. Ang hirap. Marami na umiyak din ang mga netizen. Nakaiyak nga, sir. Naiyak nga rin ako eh. Isang tanong na naman po. Ito, may tanong din netizen. Paano daw kayo nagkakilala ni Sir Randy? Sir, sa loob din yan, sir. Kasi kaibigan ko yung... May kaibigan kasi ako na yung ano niya... Yung asawa niya ba, sir? Hmm. Tapos sumama ako kasi nagtrabaho nga ako sa Bakulo dati. Hmm. Tapos yung hindi ko naman kasi inakala na doon na kami pupunta, yun, sumama na lang kasi D-OP. Para yung D-OP namin, parang doon na lang na ano, ayan, nakilala ko siya, sir. Okay na. Sige, ma'am. Tutulungan po namin yung anak nyo, si Joram. Pupunta namin sa Cebu, dadalawin namin siya. Tingnan namin kung ano pa mga itutulong namin sa kanya. At dadalhin namin sa Maynila para makita niya yung papa niya, makilala niya. For the meantime, binigyan po namin siya pang tuition niya, yung po request ng papa niya, at nagbigay po akong papa-birthday sa kanya at marami pang iba. May mga kasunod pa niya. Salamat po! Sir, ma'am, salamat po. Maraming salamat, sir. God bless you always, sir. Opo, ma'am. At sa mga staff po. Opo, ma'am. Salamat din po, ma'am Ami. Sir Joram. Hello po. Isang na lang. Ano pong mensahe niyo? Maraming yung nakikinig doon sa mga anak na yung kanila mga papa ay nasa loob ng kulungan. Kung di man nila alam kung nasan yung papa nila mula nung bata sila hanggang sa paglaki na nalaman nila na nakulong, sir, magpasalamat sila, sir, sa mga pamilya, sir, na nagpalaki sa kanila, nag-aruga, tsaka tanawin nila na utang na loob, sir, makinig sila mabuti sa mga payo, sir. Kasi kahit naman ako, sir, di ko rin masabi na ano akong bata, sir, mabuting bata, kasi minsan, sir, nagkakamali din yung tao. Ang masasabi ko lang, sir, sa mga kagaya ko, sir, sa mga bata na di nila nakilala yung papa nila, nalaman nila na nasa kulungan, gawin na lang nilang inspirasyon, sir, na sana, sir, maging mabuting tao sila, maging mabuting bata. At ito, sir, ikit sa lahat, sir, respetuhin po nila yung taong nag-aruga sa kanila, sir. Wow, napaganda. Napakaganda yung mensahe mo, sir. Talagang saludo ako sa iyo. Sige, sir, huwag mo ibabang telepono para doon na lang po sa Fortune Pay idadaan yung 100,000 pesos ngayong mismong araw na ito. Okay? Magandang hapon po, sir. Maraming salamat po, sir. At sa mga staff po dyan, sir, na tumulong, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Sige po. Ingat po. God bless. Salamat po. Ma'am Sylvia, sobrang thank you, mama. Oh, thank you po, sir. God bless po. Magandang hapon po, Madam Sylvia. Okay. Magandang hapon po.